Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Inatasan no mga kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte o si Digong dahil bumuo mga kaibigan itong tax force. Sinimula na yung pag-iimbestiga doon yung sinasabing hinihinalang korupsyon dyan ho sa tanggapan ng public works, itong Department of Public Works and Highway ho mga kaibigan. Dahil kung natatandaan nyo, binuo itong binuo to para imbestigahan yung sinasabing umano'y korupsyon dyan ho sa PhilHealth at Public Works. Kumbaga yan ho ang planong tutukan mga kaibigan ng ating Pangulo, maging ang tanggapan ho dyan ni Senador Bongo. Diba nag-request na nga rin ho yan sa NBA, kumbaga patong-patong ay iniimbestiga na korupsyon ho sa ating gobyerno. Dahil matagal na raw ho mga kaibigan na talamak ha yung corruption. Kumbaga kahit na sino hong nakaupo, talagang hindi ho mawawala kung corruption ang pag-uusapan. Dahil kung saan, sabi nga ho, ikarik siya may bilyon-bilyong pondo ng gobyerno ay napupunta para ho dun sa mga proyektong pang-istruktura. Kumbaga meron ho talagang komisyon o meron ho sinasabing porsyento. Kumbaga hindi ho nawawala ho yan dun ho sa mga contractor. May bakit ka mo? Ang punteriya ho kasi dyan, may mga ilang tauhan daw ho. Itong si Secretary Mark Villar, di ba mula ho dyan sa isang bilyonaryong pamilya. Pero ang depensa ho dyan ng palasyo ho ng Malacanang, kumbaga hindi na ho kailangan magnakaw. Di ba? Sa madalit salita, aba hindi na daw ho kailangan hong magnakaw, di ba? Dahil sobrang yaman na raw ho mga kaibigan. Kundi ako nagkakamali noong 2019, base ho dun sa report ho ng Commission on Audit, dito ho sa Dpwh yung mga kaibigan, lumalabas na talamak yung overpriced, di ba? Dun ho sa mga proyekto, lalo na ho dun sa ano, dun ho sa mga contractor. Ito ho yung laging iniimbestigan ho dyan. Kaya pinababalik ko mga kaibigan, nasa 431 million. Ito ho yung pinababalik dun ho sa mga pinatong. Nga pinatong ho mga kaibigan, ano mga contractor. Abay mantaki mo, nasa 184 yung project. At sinasabing overpriced daw ho. Yung mga rehabilitasyon, yung mga drainage. At dyan ho yan sa Katipunan Street. Dyan ho sa Marikina City mga kaibigan. Abay mantaki mo. Sobra ho sa higit ho dun sa 5 million. Yung 5 million, yan pa lang ho yung overprice yung pinag-uusapan ho mga kaibigan. Abay mantaki mo, ang ginawa ho dyan ng COA, palibas at delay ho mga kaibigan, abay hindi ho nasimulan ho yung project. Hindi na ho nasimulan ho yung project, meron pa hong overprice na 5 million. Kumbaga nasa 100 billion. Abay mantaki mo. Diba? Paano hindi ho manggagalit ang galito ang palasyo ho ng Malacanang? Dahil ang depensa ho dyan ng public works ho mga kaibigan, yung tagapagsalitan na si Ana Mae Lamentillo,
Abay, makatwira naman daw ho yung ibang overprice at delay project ho, mga kaibigan. Diba? Dapat naman daw ho bigyan ng pagkakataon, mga kaibigan, ng public works. Kumbaga, labanan yung corruption dyan ho sa ahensya, mga kaibigan. Alam nyo, kagabi pa ho namin sinisikap hong makausap. Bagamat talagang napakahirap pong kausapin. Itong si Secretary Mark Villar. Maigi pa ho nun siya ho ang congressman eh. Dyan ho sa Las Piñas City. At lagi ho namin nakakausap. Ito maging kalihim ng public works, mga kaibigan. Talagang kumbagay napakarami na pagdadaanan. Sabi nga, talo pa daw ho ang senador o isang cabinet secretary na mas mataas doon ho sa kanyang pwesto, mga kaibigan. Kaya siniguro ho ng public works na sa kabila daw ho ng, sabi nga, Anilay, katiwalian. Dyan ho sa ahensya, mga kaibigan, kumbagay patuloy daw yung kanilang pagtupad ng proyekto na ngayon umabot na, mga kaibigan, doon ho sa 2.2 trillion. Ito ho yung sa ilalim mo na sinasabing build program ng administrasyon, mga kaibigan. Kumbaga, pinabubuo na rin ho ng ating Pangulo itong mega tax force na mag-iimbestiga doon sa nangyaring korupsyon sa buong gobyerno. At yan ho'y pamumunuan ng tanggapan ho, mga kaibigan, ng Department of Justice. Diba? Kumbaga, ito ho yung tax force. Kasama ho dun sa iimbestigahan itong korupsyon dyan ho sa PhilHealth. Kaya nga ang tanong ho nila eh, at teka Karex eh, kailan ba ho mauubos ang korupsyon dyan ho sa tanggapan ho ng public works? Oras sa Pilipinas sa 3:11 ng hapon. Ang oras etin sa inyo ng PagCorp. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PagCorp. Keep it fun. Game responsibly. Kapon nung pinag-usapan namin, mga kaibigan, ito. Kambi lang muna tayo. At kahapon binanggit ho namin ang Digos City. Dyan ho sa Davao del Sur. Abay nung Monday pala, October 26. Tama. Tama ho yung binanggit sa atin, engineer. Abay mantaki mo, 89 na malasakit center. Meron ng 89 malasakit center. Adyan ho sa Davao del Sur Provincial Hospital. Adyan ho sa Digos City. Alam niyo, sinisikap naming makausap si Governor Dodo Cagas. At talaga naman, no, kumbagay to the rescue. Abay, personal na pinuntahan ni Senador Bongo yung Digos City. At katawang ho doon ang tanggapan ho ng PAGCOR. Ang tanggapan ho ng PCSO. Pagka ho malasakit center ang pinag-usapan, kumbaga ibinabalik lang ni Kuya Bong. Sabi nga ho abay pera ho ng taong bayan yan, Karex. Kailangan ibalik ho natin. Ibalik ho natin kay Juan de la Cruz. 0927-861-1921. Ang ginawa ho, mga kaibigan, ng Department of Justice, kumbaga nag-desisyon ho ito hong si Duterte kung alin daw mga aligasyon yung sinasabing pasok ho dun sa korupsyon. Ang uunahing imbestigan ho, mga kaibigan, kumbaga depende ho yan eh. Diba dun ho sa bigat ng epekto, mga kaibigan, sinasabing servisyo ho ng gobyerno. May kapangyarihan ho kasi ang tanggapan ng Department of Justice. Diba? Na magsampa ho ng kaso. Dun ho sa mga sangkot na sinasabing anomalya. Diba, maging dun ho sa mga pribadong individual o kaya official ho o empleyado ho ng gobyerno, mga kaibigan. Kaya dyan, seryoso ang tanggapan ng Department of Justice sa pangunguna ho ni Sec. Guevara. At alam naman ho natin ang plano ng ating Pangulo, mga kaibigan, kumbaga imbestigahan. Diba? Yung sinasabing lahat, pasok ho dun sa matinding korupsyon ng ating gobyerno.
Abay, martaki mo dyan ho sa DPWH o Public Works. Tatapating ko na ho kayo. Kumbaga, yan ho yung pwestong number one kung corruption ang pag-uusapan. Nandyan ho ang Bureau of Immigration, Bureau of Custom, di ba? Nandyan ang Public Works. Yung tatlo na yan, kapag inilagay ka ho dyan, ng palasyo ho ng Malacanang na sinasabi, kailangan talagang kakiskisang ka ho ng siko. Abay, bakit ka mo? E nandyan ho yung malalaking proyekto. Mantaki mo, drainage pa lang ang pinag-uusapan. Overprice, 5 million. Diba ang depensa ho ng tagapagsalita ng Public Works? Eh, delay ho eh. Diba? Pero yung mga contractor na yan, abay, tatapating ko na ho kayo. Eh, pangkaraniwan ho niyan, kung sino ho yung kalihim ng Public Works, sila rin ho yun. Abay, bakit ka mo, Karex? Paano mo na-justify na kung sino ho yung kalihim, sila din ho yung papasok ho dun sa project? Abay, bakit ka mo? Pwede ka naman hong gumawa ho ng isang company, kukuha ka lang ho ng dami. Diba? Tapos ang gagawin mo ho doon, magbibid ka, tapos ilalabas mo sa mga broadsheet na legal yung ginawang bidding. Sa madalit salita, para hong kay Yorme ho yan. Diba sasabihin ho ni Yorme? Hindi. Magkaroon ho tayo ng bidding. Dahil merong in-award hong project, itong widening dito ho sa kabaan itong highway na to. Pero sa madalit salita, si Mayor din ho yung contractor, di ba? Ang ginawa, gumamit lang ng ibang pangalan ho mga kaibigan. Ganun lang ho kadaling intindihin ho yun. Kaya nga ang taong bayan, kumbaga lagi na lang nanonood ho ng pinikula. Hindi ho, magsasagawa ho kami ng investigasyon. Makakarating ho yan sa Senado. Eh kumbaga yun ay lingwahe lang ho nila yun. Oras sa Pilipinas sa 3:16 ng hapon. Ang oras ay atin sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighati ang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa, at tanatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.